Honestly, hindi ko po, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko ngayon. Talagang shock ang nararamdaman ko kasi hindi ako makapaniwala na mangyayari to dahil alalang-alala ko yung huling pagkikita namin ni Tita Sue na ang lakas-lakas niya, ang saya-saya niya. Siya yung nagbibigay sa amin ng inspirasyon para ipagpatuloy namin ang probinsyano dahil lagi niya sinasabi na nakakapagbigay kami ng ligaya at inspirasyon sa bawat Pilipino. Ang akala ko, ang isa sa pinakamasakit na mararanasan ko sa to nung namatay si Tito Eddie. Para kaming napilayan kasi nga lolo namin yun eh. Parang hindi namin akalain sa habang ongoing pa rin yung probinsyano, kahit hindi na namin siya kasama naman, ang sakit para sa amin. Kasi sobra siyang inalagaan, sobra namin binabalyo kung ano yung na-contribute niya sa industriya. And then, ngayon, hindi ko akalain ang mga pinaka at malapit sa buhay ko sa trabahong to ay mangyayari yung bagay na to. Kasi si Tita Susan, hindi ko siya katrabaho. Hindi katrabaho lang ang tingin ko sa kanya. Malalim yung pagtingin at pagmamahalan at respeto namin sa bawat isa. Paminsan-minsan, alam ko, nagtatampo siya sa akin. Nang hindi ko alam kung anong dahilan, pero iniisip ko na lang, siguro, baka may nagawa ko mali, di ba? Baka yumayabang ako, o baka wala akong, hindi ko na siya napupuntahan sa tent niya para kamustahin, bisitahin. Hindi ko alam. Isa lang ang masasabi ko. Sobrang takot po ako sa kanya. I'm sure kagaya ni Brian. Kasi po, si Tita Susan, napaka-strong na tao. Napaka-tapang. Alam naman po natin yung ginawa niya, di ba? Binangga. Kahit sino pa yan. Ganun niyang katapang, walang sinasanto, basta alam niyang tama ang kanyang pinaglalaban at totoo ang kanyang sinasabi. Kaya, lahat po ng mga sinasabi niya, dinidibdib po namin. Kasi para po sa amin ang mga katrabaho niya at ako bilang apo niya sa industriya, sa lahat ng mga artistang kasama ko, directors, sa lahat ng crew staff, yung word of wisdom na sinasabi niya po sa amin ay totoong tumatatak sa isip at sa puso po naming lahat. Dahil napakapalad po namin na nakatrabaho po namin siya. Kasi alam niya lahat eh. Pinagdaanan niya na yan. Naaalala ko po nung una kami magkatrabaho sa Walang Hanggan. Kung hindi po ako nagkakamali, 2012 po yun. Hindi namin alam, kagaya po ni Direk Malu, kung paano namin siya haharapin. Kasi, queen. Hindi namin alam kung paano approach ang gagawin namin. Ako po nagtatago sa isang tabi. Hindi ko alam paano ako magpapakilala, paano po ako lalapit sa kanya. Hanggang sa napansin ko na parang siya po mismo yung lumalapit sa mga tao para maging komportable kayo sa kanya. Lagi po siya nagdadala ng pagkain para po sa lahat. Aalamin niya kung anong paborito mo. Kahit po sa bahay, padadalan po kayo niya ng paborito mong pagkain. Magandang gabi po, Mr. President. At pagkatapos po nun nakatrabaho ko na po si Tita Susan sa Walang Hanggan, dahan-dahan na po naging komportable po ang loob ko sa kanya. Kasi hindi po niya pinaramdam sa amin na siya ang queen of the Philippine cinema. Siya po ang asawa ng hari ng pelikulang Pilipino. Ang pinaramdam po niya sa amin ay isang pamilya at lola po naming lahat. Hanggang naging komportable po ako. Halos maya't maya, lagi po ako nandun sa kwarto niya nakikipagkwentuhan. Lahat ng kwento niya mula nung bata siya hanggang nung
mag-artista siya, hanggang sa na mag-asawa siya, hanggang sa nawala sa FPJ, lahat po yun kinukwento at sinishare niya po sa akin. Pero na, isa lang po ang nilapit ko sa kanya. Kasi nakikita niya na hindi ako komportable bilang artista. Kasi sinasabi ko, pag nakakita na ako ng medyo social, pag nakakita ko na nag-uusap sila, nag-i-Inglesan na, para ako na chuchope. Kasi nga po, alam naman ng lahat yun na hindi ako marunong talaga mag-English. Kaya sabi po sa akin ng aking lola, hindi importante ang pag-i-English at hindi yun ang magiging batayan para respetuhin ka ng tao. Ang importante ay marunong kang humarap sa tao na may dignidad. Ang importante ay totoo ang sinasabi mo at nasa puso mo. Ang mas mahirap ay ang hindi ka marunong magtagalog dahil nasa Pilipinas ka, hindi ka magkakapera. At naniwala po ako doon. Kaya po mula noon talaga naging sobrang tight kami. Talaga po kung meron akong baon, naluto ng lola ko, dadalan ko po siya, siya po, dadalan niya rin po ako. Ganun po, siya po ang nagturo sa akin ng hard work. At ang hindi ko po makakalimutan na tinuro sa akin ni Tita Susan ay mahalin ang kumpanya na pinagtatrabahuan ko. Dahil yung kumpanya pinagtatrabahuan po namin ang nagbibigay ng trabaho sa maraming tao. Siguro po, dahil isa rin siyang producer, kaya alam niya yung pakiramdam na dapat suklian mo yung ibinibigay sa'yo. At yung pakikipagkapwa mo sa kapwa artista mo, maging maliit man yan, maging superstar man yan, dapat pantay-pantay. Yun po yung values na itinuro sa amin ni Tita Susan. At sa lahat po ng mga katrabaho niya, mapabata, matanda, mapaveteran actors, lahat po kami sa probinsyano at kahit sa walang hanggan, nagmamahalan dahil po sa values na tinuro po sa amin ni Tita Susan Roces. At yun po ang hindi ko makakalimutan sa tanang ng buhay ko na bit-bit-bit-bit ko po hanggang ngayon. Kaya, La, kung nasan ka man po ngayon, gusto ko pong malaman mo na lahat po kami na nandito ay sobrang mahal na mahal ka po namin at hindi ka po namin makakalimutan habang buhay. I love you. Thank you po.